ng practice on the during the service hindi po ginagawa po namin 2 weeks talagang pinapractice ng aming mga youth yan. So isa pa sa mga revelation na gusto kong i-share sa inyo yung sporadic challenges. Okay, ano naman ito? At times we may do away with monotonic pattern in ministry, no? And allow our people to move out of their boxes and try something new, something that they never done before. We can always give the ministerial work a flavor of adventure. Bigyan sila ng trabaho, lalo-lalo yung mga bago. Yung mga bago, naghihintay lang yan. Of course, may hiya minsan, lalo-lalo na yung kultura ng mga taga-Highlander dito sa Trinidad, may hiya lang siya. Pero mine, I tell you, may experience kami na talagang nung sila ay na-involved na sa mga ministry at sila excited, talagang nakita namin yung kanilang mga potentials. So, once we had identified the potentials of our people, you don't just let them sit on it. Instead, you allow them some room for improvement. Yeah. So, ginagawa po namin yan talagang yung mga bago nating mga ating mga bagong pre-lifers dito sa pre-life, binibigyan po namin sila ng responsibility. Maliit lang, pero nakakatuwa po ang kanilang kinagawa. So for like for instance, no, in our praise and worship team, our songs lineup varies from songs that are easy to play, no? Hindi yung mahirap na mahirap. Songs that will are quite challenging to improve that they have to rehearse it for a month. Okay, so yung nasabi ko kanina, hindi lang po isang beses lang. Okay, hindi lang dalawang beses, kundi talagang regular ang practice para sa pagdating sa worship. Kasi concerned po kami, o conscious po kami dahil tayo ay nasa Facebook online. Kaya pag nasa online streaming na, talagang hirap na hirap. Pag hindi maayos ang presentation, maraming comment. So salamat sa Diyos at ayong mga bago namin mga praise and worship team, na-train na sila, naging nag-discipline na sila at alam nila kung anong gagawin nila at ano expectation na sa kanila pag nagkaroon na ng worship online. So our goal, yung goal nila is actually to tap their potentials. Our goal for them is to tap their potentials. And of course, given that you believe that they have this potential, you have to tap them and challenge our pre-lifers to do different roles such as the video editing, which is needed for online ministry into leadership and organizing events. Now, gusto kong ibigyan ng emphasis itong aking isang youth. Meron akong isang youth dito sa slide na dati po yung itong si Bless, no? Si Bless, bagong-bago pa tayong pre-life siya. Dati nang nakilala ko yan, talagang walang-wala siya na involvement sa church. Pero na as she goes on sa ministry natin sa pre-life, nakita namin yung potential niya. So ngayon, alam ba, ang hindi lamang siya church goer, siya yung na-train na siya yung nag-edit ng mga activities na makikita niyo sa Facebook. Yan sa video editing. Tingnan ninyo minsan, kung kayo po ay mayroon time, pwede po ninyo bisitahin ang ating Facebook account, Pre-Life Campus Ministry or Pre-Life La Trinidad. Okay? Baguio FMC. So makita natin dyan, siya po yung nag-e-edit yan. Isipin nyo, wala na kami bayad sa mag-e-edit. Pamahal po yun. Pero yung kanyang potential ay natap natin. Kaya salamat sa Panginoon. We are so blessed with bless. sa kanyang pangalan pala, blessed na kami. Okay, so we tap the resources, their potentials para sa ganun, they can be used for the ministry and even for the future ministry ng ating ng people. Moreover, at the end of our service, we usually have our group reflection.
No, so about the sermons of all the day, YA and youth, but sometimes we allow those for rehearsals, for brainstorming, for the set activities. So yan po. And then even okay, meron ba akong nalampasan? Dali. Inang ko lang aking plan ha, kasi may sinusundan po tayong may sinusundan po tayong slides. Oh. So, yun, tama pala, no? Nasaan ba yun? Balikan ko na lang po mamaya. Mamaya po meron kayong tanong. Okay, moreover, the end of the service, meron po kaming reflection. Reflection. Okay. Yung po sa, yung sa construction. Ah, di pa pala, dito sa into leadership and into organizing events. By the way pala, no? Buti nilaman ako ng aking yung aking anak. Meron po kaming during the first meeting na doon po sa lugar ng Pilay po ay isang unit lang pong aming nirentahan doon. Talagang nung nag-open na ang local government dito sa amin na pwede na mag-worship face-to-face, ay yung ating Pilay Mission Center na isang unit ay talagang crowded na po kami. Hindi na kami makasya. Kaya umiinit, talagang hindi na kami talaga, uneasy na kami. So, ang ginawa namin, ang ginawa ko po ay I really prayed hard. Sabi ko, Lord, medyo mahal ang aming renta, pero alam mo naman na ito ay from your ministry. Saan kami kukuha ng pambayad dito? So, I prayed, and then the Lord answered my prayer. That the following week after our service, kinausap ko yung may-ari ng building at sabi ko, sir, pwede po ba kami mag-extend ng aming place of course? Kasi po, crowded na po kami. So, siyempre, may mga pag-uusap na legal, kontrata, ganun siya, ganito. So, salamat sa Diyos at nabigyan naman kami ng discount sa extension ng ating Relief Mission Center. So, dahil doon din, ito yung naging daan din para ang mga youth natin at saka yung mga YA ay talagang magtulong-tulong talaga sa construction, sa improvement, sa decoration. Nakakatuwang tingnan para sa akin na talagang bumabata ako pag ganun eh. Nakikita ko yung mga YA, yung mga youth, yung mga contacts namin, pumunta doon, ang tulong-tulong silang gumagawa. In fact, nakita nyo sa slides, talagang grabe ang kanilang preparation kasi hindi po biro yung aming pong ginawa na pag-improve ng ating next extension sa church. At napaka, medyo, talaga malaki-laki na po ang ating place of worship na it will accommodate, kahit na meron po tayong pandemic, it will accommodate to 40 to 50 ng mga tao. So, salamat sa Diyos at lumaki na po dahil nakita ko talagang nag-expand po ang field life natin dito sa Trinidad. So, praise the Lord. Ay, makita ninyo yung kanilang effort at ang tununtun sa bitintura, lahat gumagawa sila, yung mga kabataan, lahat sila gumagawa. Ika nga, keep them busy in the ministry. Kasi sila ay busy sa ministry, the more sila ay na-encourage na magsimba at sila ay magpatuloy sa Trinidad. So, yung aming experience din, sa nakita ko talaga na sa sporadic challenges, kailangan din i-challenge ang mga youth na hindi lang sila sisimba, kailangan din physically, kailangan din sila magkaroon din sila ng involvement sa church. Okay. So of course, lahat ng yan ay masasabi ko na pagkatapos po ng aming service, hindi po kami basta lang na uuwi, no? Meron po kaming I asked them to stay for reflection. At ang aming reflection po focus on sa kung ano yung message ng pastor. Kung sino mang pastor ang mag-message diyan, talaga SOP na ipagkaroon ng reflection. Pero reflection na constructive naman na hindi naman di papahiya yung speaker. So yung dahil diyan, meron din po paminsan-minsan, meron po kaming brains, hindi lang kami nagkaroon ng reflection, also brainstorming. Kung ano yung mga gagawin sa susunod na event, anong kapalakatanuhin, ano yung dadalhin, ano yung mga little things
na pwede natin masasabi natin to contribute for the success of the service for the ministry. So may mga games during the brainstorming, ginagawa namin games kasi talagang mga kabataan po dito sa Trinidad, dito sa Baguio, more on games. Talagang gusto lagi nila. Action, lalo na ngayon ng pandemic, kaya nung kami nagkaroon ng outing, talagang lumabas lahat sila. Salamat sa Diyos na accomplish namin yung aming tanggap. And then, even birthday celebration, pag kami nag-birthday, talagang lahat kami, mga tao ay nag-contribute, nagbibigay sila ng something sa birthday celebrant. Talagang yung ambience po ng church, makikita nyo, kung kayo pupunta dito sa atin sa Philip, ma-encourage talaga kayo. Kasi ibang-iba po ang Philip dito sa Baguio, sa Trinidad, dahil talagang nakaka-bless po ang mga ang ginagawa po natin dito. This gives us a bit of deviation, pero as a normal, but normal naman po. Hindi naman po na nabago, pero nabago lahat, no? It flows naturally naman. Maganda naman po ang ganyan. So, as a side hint lang po natin, in-maintain po namin yung atmosphere na when we bring people to our church, to our prelet, talagang we maintain warm fellowship sa bawat isa. And of course, isa po sa mga nakita ko na talagang kailangan po ito ay pong food. No? So, hindi nawawala sa Philip po after the service, meron po kaming fellowship, eating fellowship. Bishop Alan echoed this once, yung siya pala pumunta dito sa Philip, dito po sa PNC, meron po kaming gathering dito. Nga pala side trip lang po ng konti, side dish lang po ng konti. Sabi ko nga, salamat kay Bishop Alan, Ma'am Amabel, at saka si Superintendent Mark, and then of course yung Balintawag group at yung lahat ng mga pumunta dito na to support na in the beginning, the early stage of our pre-led ministry here, talagang nakatutuwa kami na ngayon ay nakikita niyo yung inyong labor, fruit of your labor. So, salamat Bishop, salamat sa inyong lahat, Superintendent Mark, sa inyong lahat. Talagang ngayon ay actually I am thinking this conference year, pwede na po kami mag-apply ng from church planting to fellowship stage. Ayan na po. So nakikita po na nabuhay po ang prelet natin dito sa Pilipinas. Salamat sa support sa inyo lahat, mga taga-Balintawak, anumang taga-Amparo, lahat ng mga members natin dyan na sumuporta sa amin during the early stage of our ministry in Baguio sa Pilipinas na Trinidad. Maraming salamat. Successful po tayo. Salamat sa inyong prayer, sa inyong support. At of course, nais ko pong baka nanonood din sa atin si Dr. Alan and Dr. Mila Prado. Sila po yung current president dito sa PNC, Philippine National College, na nagbigay din sa akin ng permission na magkaroon po ko ng campus ministry. Kaya yung campus ministry yan po ang naging daan para magkaroon po tayo ng isang free life movement, community movement sa community ng Latin that. So, salamat po and we are expanding. Talagang salamat sa Panginoon. So, going back to food, nga, lahat po tayo, lagi kami excited at yung una, talagang mahirap kasi kukunin mo sa iyong bulsa, of course, napakahirap yan. Tantay kukuha ng pambili ng merienda. Pero alam mo, mabait ang Panginoon. May mga kasama na ko sa Philips na sila mismo voluntarily nagbibigay sa simba, sa pre-life, sa fellowship, after worship. Kaya huwag kayong matakot mga pastors, no? Gawin po natin itong ganitong modernization. Anong sa ganun, baka sakali po marami po tayo mahikayat at madala sa Panginoon sa pamagitan po ng eating fellowship. Ang ganda po yan. Okay, so ako natutuwa dahil nakikita ko po masayang lahat ng mga tao. Sabi ko nga, hindi lang sila fed spiritually, they also fed physically pag-uwi na lang. Kaya naman, nakikita ko regularly lahat ng mga pre-lifers at Trinidad, every Sunday pumupunta sila at nagdadala pa sila ng bisita kasi alam nila may kainan doon. Plus factor, di ba, Bishop? Alam. Plus factor. Okay, so, tingnan natin. Of course, sa lahat ng ito, the least revelation na gusto kong sabihin sa inyo yung sacrifice. Of course, may mga pagkakataon talaga na grabe po talaga, kailangan po talaga ng sakripisyo. Kasi sipin nyo sa visitation namin, visitation ministry namin ni Pastora,
at sinasama din namin yung mga pre-lifers. Pupunta po kami sa bundok, aakit kami sa bundok, at imagine po, 30 steps bago kami, 300 steps bago po kami makarating ng kanilang bahay. Yung 300 steps po yon, back and forth, so isipin, bilangin po nyo, 600 steps. Ganun po kalakas si Pastor Manny. Si Pastor. At natutuwa ako kasi mga pre-lifers namin ay kasama namin sa visitation. At it really worked. It really worked talaga. Na nakita namin na talagang sulit naman po kasi yung mga parents ng mga pre-lifers natin ay nabisita na namin. By the way, siguro pagkatapos mo itong aming problema dito sa Bapagyo, at saka Trinidad na na-open na po talaga, yung mga parents na gustong dumalo na ay makakasama namin yan. Saka yung kanilang mga anak ng mga bata ay pwede na sila makasimba dahil sa mga youth natin, mga pre-lifers natin na nakikita nila ang buhay, ang ginagawa ng pre-life, at yun amin nakukwento pag kami pwede na ibibisita. So salamat sa Panginoon, at talagang sabi ko sa inyo, pagdating sa Lakaran, wala na pong tatalo sa akin ngayon. 600 steps po ang binalakad. At 600 steps po ang nilalakad ni Pastor Manny, Pastor Esther, back and forth po yan. Isa lang lugar yun ha. Punta na naman kami sa kabilang lugar, 80 steps naman. So tinan nyo, lakas-lakas Pastor Manny, di ba? So lalo kung bumabata at sinisita. Kaya hindi nyo ako matatalo sa Lakaran. Okay, so of course yung time din, ano? Talagang nahirapan din kami sa time. Hindi biro naman ang time dahil dito sa Baguio. May mga schedules kami. Isipin po, marami kami mga ginagawa sa church, the visitation, the prayer meeting, and then pupunta tayo sa Trinidad. Nata-travel po kami. Wala dito sa Baguio, pupunta ang Trinidad. Minsan, more than one hour travel back and forth. So, isipin niyo po yan. Salamat sa dahil sa yan, nakita po ninyo, nagkakaroon po kami ng mga meeting place po namin dyan dahil sa PNC pa, namin po binisita doon yung ating mga estudyante. So marami po kami ginagawa, kayong oras namin talagang suko ako sa oras, pero sabi ko nga, for the Lord. So ang aking prinsipyo sa buhay, pagka may trabaho, pagka may itinanim, may aan. So, ako'y nagtatanim kasi alam ko si Lord ang magbibigay ng akin. Kaya natutuwa ako ngayon pa lang nakikita ko na yan. I can smell na ang pre-life po natin dito sa Trinidad ay talagang lalago at lalago. Okay, of course, hindi lang po yun ang ating revelation ko sa inyo. Nandun din po yung Manny. Ano mo? Pagkamat pangalan ko Manny, pero ang na iba lang po yung spelling. Manny and Resources. Ano? So dito po sa nung nag-umpisa po kami sa pre-life, talagang wala po talagang resources na sobra na talagang. Medyo nahirapan din po kami, talagang sa ngayon po talagang alam ng Panginoon kung ano yung aming ginagawa sa pre-life, sa expenses ng pre-life, lahat po yan. Talagang lahat pong meron kami sa bulsa ngayon ay talagang for the Lord talaga. Binibigay po namin sa ministry natin sa pre-life. At alam na ng Panginoon yun, hindi ko na masyadong i-elaborate. Talagang butas ang bulsa namin, pagdating sa mga bayaran, pagdating sa mga gastusin, pagdating sa mga ministry, pero we are so happy. Alam ko para sa akin, yung message ni Pastor Mike, what is important is your heart and soul for the Lord. Love ng ating mga tao, kasi kung ikaw nag-invest ng pag-ibig sa tao, kahit meron ka, kapag wala ka, siya ang magbibigay sa atin. At remember, yung ating kung meron po tayong sinasabi na talagang unahin ko na lang na yung ROI, no? Yung return of investment. Pero bago dyan, of course, yung energy pa sa mga revelation na gusto ko, yung energy and strength. Talagang salamat sa Panginoon dito sa Baguio, malamig, no? Kung kayo pupunta dito, kung nakapunta kayo dito ng isang linggo, ay umabot po ang aming lamig sa 9, no? Talagang para kami nasa sa Canada na. Salamat sa Panginoon, malamig po. Kaya yung lakas po namin, talagang kailangan nakasweater kami, yung sapatos namin, nakapota kami. Lahat yan ay kailangan po namin i-prepare bago kami pumunta sa labanan. But, you know, may sulit naman po pang isa. Sulit naman po lang. Yung strength, yung sabi ko po sa eternal, yung ating pong strength po namin, salamat sa thank you for your prayers. Lahat ng mga nandito sa PNC, lahat ng mga pastors, lay,
pastors, NPC, lay pastors, pastors, superintendent, sino ka man dyan, missionary, thank you for praying for us dito sa Baguio dahil malamig po talaga dito sa amin, lalo-lalo na karami po. And of course, yung sabi ko po, kung dito sa ating, sabi ko, ROI, lahat ng yan ay masasabi ko, there is a piece of advice, masasabi ko, remember, sa lahat ng yan, there are ROIs, no? ROI, kaya return of investment. Maaring hindi balik sa inyong Panginoon kung hindi kayo pera, maaring hindi pera ibabalik, pero ang alam, pero alam natin ang Diyos ay meron ibang paraan para magbigay sa atin. Ang pinaka-importante yung ating eternal ROI, no? So, yan ang pinaka-hindi po physical lang. Ang ibabalik sa atin ng Diyos, eternal value natin sa Panginoon. So, ako, personally, kami sa family namin, masaya po kami na kami ay isang manggagawa ng free life, ng NPC. Kaya, we are so blessed sa family, sa NPC family, sa free life mission natin po dito ng PGC. Lahat po ay nagtutuwa kami kasi bahagi pa kami ng gawain kahit na may mga limitations po kami. Pero salamat sa Diyos, alam ko po na lahat ng bagay na yan ay hindi sa sayang. At ang verse natin dyan ay sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi nga niyan, lahat, take courage, lahat ng mga bagay na meron tayo ay hindi mawawala. Lahat ng meron tayo, bagay na ibibigay natin sa Panginoon, ang strength natin, ang labor natin ay hindi mawawala. Lahat yan ay babalik dahil ang pinaka-importante ang ating paglilingkod sa Panginoon. So for us, nais ko magpasalamat sa inyo. Thank you for listening to my presentation this afternoon. I hope and pray na maging matapat tayo sa paggawa ng pera. Para sa faith. To update you para sa ating pong mga gawain sa pre-life, you may check out our pages. Ito pong pre-life La Trinidad and then Campus Ministry La Trinidad Benguet. Yan po makikita ninyo, search po nyo yan at makikita po nyo yan sa Facebook every Sunday afternoon at 7:30 nakita po nyo yung live ang aming online service dun. So nakita po nyo dyan. So please join us in our ministry sa Free Life dito sa Trinidad at kami sa Baguio rin. Salamat sa mga taga-Baguio rin at tulong sa amin dito at lahat kami dito sa Baguio at sa Trinidad Benguet ay maganda po ang ginagawa ng Panginoon. God be the glory. Thank you very much for listening to my presentation. God bless you all.